Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligaling. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po." Nagpatirapang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na, at si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na?" At sinabi niya sa Diyos, "Mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganutiring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay.
Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik po dito sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong huling Biyernes para sa buwan ng Hunyo. Bilis, no? Gaya ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayon, sa ating Ebanghelyo, sa pamamagitan ng kwento ng isang ketongin, no, isang lalaki na may ketong. Ulitin ko po, ang ketong, katulad ng virus, ng COVID, nakakahawa. Yung ketong nga lang, kumpara sa virus, hindi mo nakikita sa panlabas. Kasi pag may ketong ka, talagang maaagnas ka unti-unti, nakikita sa balat. Kaya literal na literal na kapag may ketong, pandidirihan ka ng tao. At automatic, pag may ketong, nandun ka sa labas ng gate ng town, no, yung doon ka sa labas, hindi ka pwede dito. Papayagan ka nilang mamalimos para mabuhay ka, pero hindi ka pwedeng hawakan kasi ang isang may ketong itinuturing na marumi. So, i-discriminate ka. Nakakalungkot, mismong mga kaibigan mo, kapamilya mo, hindi ka tatanggapin. Mahihirapan ka. Dahil ayon sa batas, kapag hinawakan mo ang isang marumi
o itinuturing na marumi, mapapabilang ka na rin na marumi. Ganon kahirap ang pinagdaraanan ng isang may ketong. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, lumapit siya kay Jesus at nagtanong, actually nagtanong, di ba, no? Panginoon, kung ibig po ninyo, pagagalingin mo ako, kung gusto mo po, di ba nandun yung, hopeless case na itong ketongin na ito kasi hintay niya na lang talagang mamatay siya dahil wala pang lunas, wala pang vaccine, wala pang gamot noong panahong iyon. So hihintay niya na lang talagang maubos siya, then patay. Pero nandoon pa rin, makikita natin yung pagkilos niya. Kumilos pa rin siya, lumapit pa rin siya doon sa nakikita niyang tanging pag-asa niya. At yan ay si Jesus. Kaya lumapit, lumuhod, at yung sa kanyang pangungusap o mga salita na punong-puno ng pananalig o pananampalataya na pagagalingin siya ng poong Jesus Nazareno. Hindi mahirap kausap ang Diyos. Tandaan niyo po yan, no? Kaya ang sagot ni Jesus, gusto ko, ibig ko, gumaling ka. In an instant, gumaling yung lalaki. Diba? Ngayon, gusto nyo bang gumaling? Pumalakpak nga po yung gustong gumaling. Kung gusto mong gumaling, kumilos ka. Kung gusto mong gumaling, bawasan mo ang drama-drama mo sa buhay. Kumilos ka. Lalo tigit sa panahong ito, may COVID ka, na-COVID ka, ang pamilya mo na-COVID, ang pamilya mo na-discriminate dahil sa COVID na ito, kumilos ka. Kasi minsan po, no, lalo kang panghihinaan eh. Diba? May COVID na nga, tapos sasabayan mo pa ng isip ka ng isip, hindi ka nakakatulog, lalo kang panghihinaan. Lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos, sabayan mo ng pagkilos. May minsan, pag nagkasakit na tayo, lalapit tayo sa Diyos. Ang sasabihin pa natin sa Diyos, bakit mo ako pinarurusahan? Bakit mo ako pinababayaan? Imbis na lumapit sa Diyos, magpakumbaba, Panginoon, kung ibig po ninyo. Diba? Suriin na, bakit ka ba nagkasakit? Sino ba nagpabaya? Sino ba yung nung kabataan pa? Kung ano-ano tinitira mo? Kung ano-anong bisyo mo? O ngayon, mas delikado. Kasi hindi natin nakikita. Hindi mo nga alam kung saan ko nakuha? Bakit ako nagka-virus? Bakit ako pa? Ako na lang yung inaasahan. Di ba mga ganyan po na senaryo natin ngayon? Manalig ka lang. Noong mga panahong wala pang virus, ang ginagawa po natin, di ba po, no? Lumalapit tayo sa Poong Nazareno, sa imahin niya, pumipila po kayo dyan, kahit napakahaba, kahit napakainit, okay lang, pagtsatsagaan mo, makahawak ka lang sa paanan ng Nazareno, at doon talaga ibinubuhos mo yung iyong pananalig na kung gusto mo lang, Lord, pagalingin mo ako. Pero sa ating pagbasa, hindi lang pala pananalig ang kailangan nating gawin. Kasi sa unang pagbasa, etong si Abraham,
100 years old na. Si Sarah, 90 years old na. Ang tangi nilang hiling sa Diyos, magkaanak sila. Yun lang ang tanging hinihiling. At ang sabi naman ng Diyos, bibigyan ko kayo ng anak. At sa inyo magsisimula ang napakaraming lahi. Kasing dami ng bituin, kasing dami ng buhangin. Umabot ng 100 years old si Abraham at si Sarah ng 90 years old. Pero doon pa lang, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Gusto ko magkaanak kayo. Gusto ko sa inyo. Sabi pa nga ni Abraham, di ba? Baka pwedeng si Ismael na lang. Kay Ismael mo na lang tuparin. Sabi ng Diyos, hindi. Sa iyo. Sa iyong magiging anak. So yung pananalig, sasamahan mo ng paghihintay o kaya yung patience na tinatawag. So, pwedeng na ngayon, no? Pwedeng ngayon mismo ibibigay sa iyo ng Diyos o sasabihin, wait lang, sandali lang, hindi pa hinog, hindi pa tama. O pwedeng gumaling na kayo agad ngayon sa virus, sa COVID. O pwedeng sandali lang, meron pa siyang itinuturo sa atin. Itong COVID na ito, gusto na natin mawala ito. Gusto rin naman ng Diyos. Ang tanong, gusto ba natin? Ikaw, gusto mo ba? Kaya sa umpisa pa lang, nasabi ko na, no? Magpabakuna tayo. Kung gusto natin itong mawala ang mga face mask at face shield sa lalo madaling panahon, kumilos din tayo. Kasi hindi pwedeng iyak lang tayo ng iyak. Hindi pwedeng reklamo lang tayo ng reklamo. Gusto mong matapos ang depression mo? Gusto mong matapos ang anxieties mo? Kumilos ka. Nasa sayo din. Kasi ang Diyos, handang-handang makinig sa ating pagmamakaawa o sa ating pakiusap na may pananalig. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan huwag hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga masakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19. Sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay
buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Jesus Nazareno, iligtas mo.